Isulat mo lamang ito sa papel at magugulat ka sa magiging resulta nito. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang money spell upang makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw. Kung ikaw ay laging nagigipit, ikaw ay laging minamalas sa hanap buhay, ikaw ay may isang tindahan, kahit maliit na lamang na tindahan o ano man yung negosyo mo na nasa bahay lamang, so pwedeng-pwede ninyo itong gawin upang mas swertihin kayo, dadami ang customer ninyo, or di kaya'y mas lalapitan kayo ng mga customer kapag ito ay inyong ginawa. Isa ito sa mga ginagawa ko na kahit na hindi ko na pinopost yung mga paninda ko, hindi ko na pinapost kung ano man yung meron akong binibinta. So sila na ang kusang pumupunta dito sa aming bahay, na kusa silang nag-o-order, kusa silang lumalapit sa akin. Kaya naman ituturo ko sa inyo paano ko ginagawa ang mga pampaswerte upang mas lalapitin ako ng mga customer. So dito sa akin is ito yung isa sa mga ginagawa ko, na kahit ang daming mga nagbibinta sa akin, mga binibinta, ngunit sa akin pa rin sila pumupunta, e nadadagdagan at nadadagdagan pa ang aking mga customer, na kung saan yung mga customer ko na at pinagsasabi na dito sa akin, kaya naman sila na yung kusa na pumupunta dito sa aking bahay at kusa silang bumibili sa aking mga paninda. At hindi mo lang inaasahan, hindi lang para ito sa iyong mga paninda, kundi sa araw-araw, basta't buo lamang ang inyong tiwala. Ito rin ay nagugulat ako sa resulta nito. Simula nang ginawa ko ito ay sobrang ginawa ko lamang ito ng mula sa aking puso, and hindi ko namamalayan, or yung tipong hindi ko inaasahan na meron akong matatanggap ng araw na yun. Hindi lang siya basta-basta natatanggap, kundi sa iba't ibang bagay. Hindi lang pera ang aking mga natatanggap, at meron pang ibang mga bagay na aking natatanggap aside sa financial. Kaya naman sa mga pampaswerte, huwag natin asahan na lahat ay pera ang darating sa atin, kundi meron ding iba na ibibigay sa iyo na hindi mo inaasahan. So sa pampaswerte kasi na ating mga ginagawa, hindi lahat ay pera ang dumadating sa atin, kundi iba't iba po. So nakadepende po kung ano yung ibibigay sa atin ng universe kapag ito ay inyong ginawa. Huwag nyo lang laging isipin na may ginawa kayo ng mga pampaswerte upang hindi kayo or hindi ito maharangan ng mga hindi maganda. So gawin nyo lamang ito ng mula sa inyong puso, and kailangan na huwag ninyong isipin ang inyong ginawa. Hayaan ninyo na may dumating sa inyo kusa na blessing. So yun po ang lagi kong ginagawa. So sana po ay isa ito sa makakatulong sa inyo, na isa din ang sobrang nakakatulong sa akin itong aking ginawa ngayon, or ituturo ko sa inyo ngayon, dahil sobrang napakalaking tulong talaga ito sa akin simula nang ginawa ko ito. So ito ay kailangan natin ng gagamitin natin. So simple lang, simple ngunit malaking tulong. Kailangan lamang natin ng papel. Papel lamang, ngunit isa ito sa makakatulong sa iyo. Papel, kailangan natin ng panulat. So pula, pula is pampaakit swerte.
Sa mga hindi nakakaalam, ang pula is ito ay isa sa mga pampaakit swerte. Kung wala kang pulang panulat is kumuha ka ng green na panulat. Kung wala talaga, kahit anong klaseng panulat na lamang or kahit anong kulay na panulat na lamang ang inyong gamitin, ang importante ay yung kalooban mo, kalooban na may buong puso na paggawa at tiwala. So yun po ang pinaka-importante. So ito ang ating kailangan, papel at panulat lamang at asin. So asin, kunti lamang, kahit isang dakot lamang na asin, okay na yun. Basta importante, ito ay may asin. Sa mga hindi nakakaalam, yung asin, isa ito sa nagbibigay swerte sa atin. Kinukontra ang malas na papasok sa atin at pinapapasok yung swerte. So, kapag ready na ang materials na ating gamitin dito, pwedeng-pwede mo na itong simulan sa paggawa. So, ang gagawin mo lamang, dapat ay focus ka. Dapat wala kang mga iniisip na problema. Walang gumugulo sa inyong isipan kapag ito ay inyong gagawin. Dahil, kapag may gumugulo, tapos hindi tayo makapag-focus sa ating ginawa, isa yan sa mga hindi maganda. Kailangan na focus po talaga. So, ang gagawin mo dito, sa papel, isulat mo dito ang iyong pangalan na ikaw ang gumawa. Isulat mo dito pangalan mo at apelyido na ikaw ang gumawa. So, kung nakikita ninyo, at isulat ninyo itong numerog ito. Kung nakikita ninyo ng maayos, so, itong numerog ito, 808. So, 808, yun po ang numero na ating isulat. 808. Pagkasulat ninyo ng numerong ito, 808, bakit 808? Dahil ito ay nagbibigay swerte or binabalik sa atin ang swerte. 808, yun po ang ating isulat. Ayan po, 808. Yun po ang ating isulat. And sa baba ng numerong ito, isulat mo dito ang amount na gusto mong ma-receive. So, amount na gusto ninyong ma-receive. Amount po ang pinag-usapan natin dito, pero huwag kayong umasa na lahat po ay pera ang dumating. So, na-explain ko na yan kanina. So, isulat mo ang amount. So, kung maaari ay malaking amount na. Dahil ito ay walang bayad. Hindi masama ang mangarap. So, amount, and kung maaari ay sign of dollar ang inyong ilagay. Amount ng pera na gusto ninyong ma-receive at sign ng pera. So, mas maganda na sign of dollar ang inyong ilagay dito. So, ngayon kapag nailagay mo na, kunin mo ang asin, itong papel na ito, ilagay mo sa gitna ang asin at ito ay iyong itupi na papunta po sa inyo. Kailangan na yung asin walang matapod kapag ito ay inyong tinupi. So, ganon lamang kasimple. Ngayon, kapag nailagay mo na or naitupi mo na ito, ang gagawin mo lamang, parang nagdadasal ka lamang. Ilagay mo ito sa gitna ng iyong mga kamay at pumikit ka. Hilingin mo ng buong puso. Hilingin mo ng buong puso ang mga blessings na gusto mo ma-receive. Halimbawa ay gusto mo makareceive ng ganitong amount. Gusto mo makareceive ng ganitong bagay, hilingin mo. Hilingin mo na maging successful ka sa iyong buhay. Hilingin mo na lahat ng mga pinapangarap mo ay matutupad. Hilingin mo na ang lahat ng iyong isinulat dito ay ma-receive mo. Hilingin mo na mula sa iyong puso, taimtim, kailangan na think positive ka lamang. At pagkatapos nito, mag-thank you ka ng tatlong beses. Kumbaga, kiniklaim mo na sa iyong sarili na nare-receive mo na itong iyong ginawa. So, mag-thank you ka ng tatlong beses at pagkatapos nun, ito ay ilagay mo sa ilalim ng inyong unan, inhayaan mo hanggat may receive pa. Kapag may nareceive ka ng blessings na hindi mo inaasahan, and kailangan na huwag mo itong isipin ha. Kapag may nareceive ka na, ang gagawin mo, kunin mo na ito at pwede kang gumawa ng panibago. So, gawin ito ngayong Friday. Gawin mo ito ngayong Friday, kundi or di kaya Tuesday. So,
kung maaari ay umaga mo itong gawin, mas maganda na umagang gawin dahil papataas ang araw, ibig sabihin nun ay tagumpay po ang ating mga ginagawa. So, ayun po, laging tatandaan ang ating mga ginagawang ritual. Huwag na huwag po natin to laging mamadaliin ang mabilisan talab. At lagi rin natin tatandaan na huwag natin to laging isipin kapag may ginawa tayo. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.